street parliamentarian to congressman, Teddy Casino hopes that as a senator, his political causes can be heard much better and acted on much faster. A simple man with high hopes for his country, Casino sings his way into our hearts as we hope he will with yours. Listen to Teddy Casino on Inquire.net's Inquest, Vote 2013. Magsasalarawan ng tunay na nadarama. Siguro simulan po natin dun sa who is Teddy Casino before he, you know, before he entered into politics, before he became a known militant. Ano po ba yung what influenced you the most, who influenced you the most? It would really help po if we get to know you more as Teddy Casino behind the political scene. Well, the problem is that for more than half of my life, I have been a militant. Okay. So before yung naging aktivista ako, that would be high school. I was your regular high school teenager. Medyo walang moang sa mundo. Very inquisitive lang, but I am the third child of yung dalawang older ko parehong lalaki, so pangatlong lalaki ako, so sanay din ako sa mga hand-me-downs. So ganun eh, I really, and we come from a comfortable family but a very simple family. Anong reaction ng parents mo? I mean, considering you lived a sheltered life, so to speak, you're raised by devout Catholics. So ano yung initial reaction nila na pumapasok ka na sa mga rally, sa mga... Hindi naman sila nagulat kasi hindi naman kami too sheltered life eh. Ang community na tinirahan namin, yung paligid namin, puro mga ano yun, informal settlers. So ako yung sa magkakapatid, ako yung nakikipagbarkada doon sa mga informal settlers. Palagi ako nasa labas ng bahay. So hindi sila nagulat when I volunteered. And kasi yung tatay ko rin kasi ang nagdala sa akin sa unang rally ko eh. No, this was in 1983, August 21. Dinala ako ng tatay ko sa Liwasang Bonifacio, kaming tatlong magkakapatid. At yun yung unang tikim ng rally ko. Kasama kayong tatay ko. So when nag-Namfrel ako, and then sa Lasal kasi uso yung mga yung activities namin, palaging for a cause, okay lang yun, no problem. Nagka-problema lang nung nasa kolehiyo na ako. Sumali ako sa, of course, rallies. And then there was one rally, January 1987. Sumama ako sa rally ng mga magsasaka sa Menjola, at yung Menjola massacre nangyari. So nandun ako, nasa delegation ako ng UPLB. I was at the front of the march. Yung katabi ko, tinamaan yun sa ulo eh. Nung nalaman nila yon, dun sila nag-alala. And actually, sa pag-aalala nila, pinatigil nila ako mag-aaral. Pinatigil ka mag-aaral? But they asked me. Hindi naman kasi, hindi authoritarian ang aking magulang. So parang, pinasabi lang sa akin through my brother na maglaylo ka muna, tumigil ka muna sa pag-aaral kasi worried yung magulang natin. Tumigil kayo, sir? In deference to my parents, tumigil ako kasi yung peace of mind nila eh. Pag nagpatuloy pa rin ako ng pag-aaral, knowing na yung pinagdaanan ko at yung involvement ko na sa activism, gusto kong bigyan ng peace of mind yung parents ko. So tumigil ako, isang taon akong nasa probinsya, but after one year, sabi ko sa kanila, tumigil na ako ng one year, I have to continue my studies. Balik ako sa UP. Balik din naman ako sa sa pagiging activista. Tuloy-tuloy na yon. I became a student leader. Pati sa national, yung College Editors Guild. And ano naman nila, they supported me all the way. They saw na I was doing a good thing. Graduate ako, hindi ako pumasok sa corporate. Nag
nagtrabaho ako sa labor movement. And then yung second na pinag-awayan namin, so yung una yung naging aktivista ako ng first year high school, college ko. Second na pinag-awayan namin ng matindi, yung nag-decide akong hindi magpatuloy sa law school. At the end of the day, I'm doing what I want to do and I'm able to contribute to uplifting the lives of yung karaniwang tao. Okay na yun. Outside politics, what does dedication value in life? Family. Tsaka yung... Ako kasi, I'm very... Yung buhay ko nakatali na sa politics ko eh. No? And yung politics is a reflection of who I am. No? So it's really big things like justice, social justice, respect for human rights. That's what makes me tick. So yung politics ko, hindi siya trabaho, hindi siya, it's not a profession for me. It's not work. It's an extension of what I believe in. Sir, if you didn't pursue politics no before pandemic, what would you have become? Ako, gusto ko noon maging pari din eh. Talaga sir, pare. In fact, yung eldest brother ko, siya yung naging pare. No, pero original sa pamilya, ako yung nagpaplano na magpare. No? So, even my college thesis was on the role of the church, on the activism of the church in development of local communities. So siguro yon isang option. Pero that was my teenage years, no? Later on, nung marami na ako na-meet na kababaihan, hindi na ako. Siguro yung ano talaga, it's really mas sa NGOs, probably, kung magne-negosyo man ako, siguro, entrepreneur. I never liked the idea of a 9-to-5 job, a desk job na routine. Mas gusto ko dyan, out in the field. O siguro, kung talagang walang kinalaman sa social causes, naisip ko, bartender o kaya musikero, gano'n sa isang bar, mga gano'n. So you play music? Yes. Isipan may napapagod rin sa kaisip ng mga kunita na magsasalarawan ng tunay na nadarama. Ngunit nang ika'y dumating, ang aking isip ay biglang sumitla. What prompted you to join mainstream politics? I mean, you ran as congressman, you won. So what made you decide to be part of the establishment? Well, because nagkaroon ng opening. Because of the party list system. Bayan Muna decided to draft me as their representative in 2004. So yun, because there was an opportunity. But it was really because of my involvement in the social movements na nagbukas yung ganung opportunity. And so, kinuha namin. Wala akong political pedigree. But ito is out of my experience in the parliament of the streets. Surveys notwithstanding, Congressman, pag nakapasok kayo sa Senado, how would you define your role as a senator? Well, I will not claim to be the original for all these things. Ano? Marami rin namang previous ng nagtangka at nagtagumpay na maging kinatawa ng karaniwang tao at magdala ng progressive nationalist platform in the Senate. And yun po yung role na gusto kong kampanan.
no, ang maging boses at kinatawan ng karaniwang tao. You're running as an independent now. Do you see yourself aligning yourself with Team Pinoy or with UNA or continuing to be independent and playing the role of fiscalizer? Well, loosely speaking, independent ako. But strictly speaking, I have a party, yung Makabayan Coalition. And this is a party of 12 party list groups. So, doon ako nakasandal. No? And the issues and concerns of these 12 party list groups will comprise my platform, no, and my legislative agenda in the Senate. Compared to Congress, where I am just one out of 288, in the Senate, I will be one out of 24. Kahit mag-isang boses ka dyan, it will make an impact. It will make a difference. And it will be I think it is the best platform for policy advocacy and social reforms. Tech-savvy po ba kayo? As in, yeah, Facebook, I would like to think so. I've always been mesmerized by technology. Mm-hmm. So I filed the free open source software bill in the House. Para mas maging accessible ang application software technology sa ating mamamayan. Kakibat siguro dyan yung freedom of information. Yes, so, ano ang take niya sa FOI? Well, kami ho sa bayan muna, since 2001, we have been pushing for that access to information bill. Ano naman ang masasabi niyo sa same-sex marriage, yung issue of gender? Mm-hmm. Is this something that will you push for tolerance, acceptance? Yeah. Well, I've always pushed for tolerance. No, ako ang author ng anti-discrimination bill in Congress. The question, ang question lang naman talaga dyan, ito ba ay i-recognize ng state? No, and I think it's a very complex issue na bago magkaroon ng legislation, I would like to see it's two first, no? Magkaroon muna ng consensus, more dialogue, more debates on it. Kasi hindi ko pa rin makita yung itsura ng magiging legislation dyan. It will depend on what the general consensus will be. But I think it's something that we should start discussing already. What would be the first thing that you would do pag tungtong sa Senado? Pag tungtong sa Senado, well, I will give a speech saying na this is a dawn of a new era, no, for Philippine politics, because finally we will have a senator who will really fight for the interest of the common folk and who really comes from there and who has a long track record of fighting for their rights. It will be a celebration for me. No, isang but I guess it will really also be a humbling experience. And mismo ko, abangan ko yung aking speech na yan. And then of course, we will file the necessary legislation. But I think a speech would be in order. Hailing this as an achievement, not of Teddy Casino, the candidate, but an achievement of the common people. And I can say really, truly na ang mamamayan natin nagsalita na, no, at pumili ng kandidatong talagang gusto nila, hindi popular, hindi kilala, hindi galing sa mga malalaking politiko at milyonaryo, pero pinili talagang taos sa puso nila. And yun, that will really make my day. Ngunit nang ika'y dumating, ang aking isip ay biglang